my people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. Anong pagkakaiba ng performance sa entablado at saka sa pelikula at saka television? Sa stage kasi may response ka agad na makukuha ka. You're talking about comedy bars? Yes, sa mga comedy bars. May audience ka. Kahit sa concert, pag nagko-concert kami abroad or racket sa mga probinsya, alam mo kagad kung nagustuhan yung joke o hindi. Pag nagustuhan, you know how you're going to react. Pag hindi nagustuhan, mag-iba ng tapi. May bawi. May bawi. Bawi ka agad, bawiin ka agad. Meron. But that takes a lot of beliefs. Yes. Oo. May mga napipikon. Meron. Lalo sa ganyan mga itsura. Ano yung hindi nyo malilimutan na pagkapikon? Ay, sa akin, merong may napikon sa joke ko, tapos inabangan po ako sa labas. Tapos ang lalo ko pa inasara, sabi ko, oh, napikon ka, mag-abang ka sa labas, hindi ka magtatagumpay, dito ako matutulog. So lalamukin ka lang dyan, parang ganun. Do you remember the joke? Na-joke niya kasi parang anak ng politician. Oh. Anak ng politician. Okay. Hindi ko na matanda ko yung joke ang binitaw. So parang pinauwi kami, hindi kami pinalabas nung may-ari. Kasi naabangan daw siya sa labas. So sinamahan namin siya. So mga 5 in the morning na kami nakaalis. Do you write your materials? Or may mga materials na nangyayari na lamang? Paano kayo naghahanda? Mas marami po yung bigla na lang po nangyayari. Bigla. Kasi, I don't know, comedy is magic for us. It is. Kasi without anything na pinala. Makakasagot ka naman. Kala mo beauty queen. Tito Boy. Kala mo beauty queen. Kala mo beauty queen. Sabi Tito Boy. Maganda eh. Diba? It's magic. So, ikaw naman. Sabi Tito Boy. Maganda. Maniniwala po yan. Comedy is magic. Yes. So, just by, yung parang nakikiramdam lang kayo, tingin na lang na mata, alam mo na kaagad kung anong sasabihin niya. Hindi ko naman nababasa yung utak niya, pero pag may sinabi ako, nasusundan niya kaagad. Mm-hmm. Tapos from there, natatandaan namin para sa susunod pong performance, magagamit. Pwede ulit tayong gamitin sa ganong klaseng sitwasyon. That's performing for stage. Yes. Kumusta naman ang performance pag, halimbawa, television? Medyo mahirap kasi may mga restrictions din. Siyempre, ang dami nanonood, may mga bata. So mahirap talaga magbitaw din ng joke na hindi pang TV. So mag-iisip ko tal double effort talaga yan. Tapos pag ganyan mukha kasi SPG ka agad. Oo, ganyan. Pero pag ganyan, SSPG. That is performance as comedians on television. Mm-mm. Pero may mga pagkakataon na kayo umaarte. Hindi ba? Yes. Ako, you would act also on television. Anong pagkakaiba ng pag-arte sa television at saka sa pelikula? Mas malaki po ang bayad. Bayad. Agad. Pag-acting-acting daw, hindi acting pinag-uusapan. Pero saan talaga mas malaki ang bayad? Yung lalaki. Yung lalaki. Sila mas malaking bayan. Kesa sa amin. Abono po kami. Yung event ang mas malaki ang bayad. Sa TV tsaka sa movies, hindi masyado. May ano pa rin, pero... Pang visibility. Oo, yes. Para masabi na, ay, napapanood ay, ko. Ay, artist ko. May premium. Pang premium. Yes. Let's talk about films. Yung pag kayo'y gumagawa ng pelikula, you've done some films. How is that experience? May kaba lagi kasi iba-ibang director. Oh, yes. Oh. Iba-ibang director katulad kaba na hindi niyo nararanasan pag comedy bars. Oh, yes, kasi sa comedy bars kamada na namin yun. Actually, mas nakakakaba po po mag-acting sa film kaysa sa comedy bars. Kasi kitang-kita ka. Mm-hmm. Yung camera, kitang-kita yung acting mo, yung mata mo, yung bibig mo. Lalo na po pag may close-up sa akin, kitang-kita po yung butas. So, pixelated ka agad. So, go to the different directors, sabi niyo. Iba-ibang director. Yes. Uh-huh. Iba-iba ang taste nila. Si Direk Wen, parang acting na comedy. Malaking galaw. Malaking galaw. Si Direk Cathy, ang gusto niyang comedy, normal na tao na binitawan lang. Mm-hmm. Hindi mm-hmm. big movements. Yung dry humor, parang gano'n. Yung ba tawag doon? Siguro nang wala lang ako. Okay, itong pelikulang ginawa niyo, and when is this showing? May 17. Yeah. Exciting. Oo, malapit na. Paano ito nabuo? Whose idea, whose vision was this? Pinangarap po namin nung first year anniversary namin, sabi namin sana magkaroon kami ng concert, tapos nagkaroon kami ng concert. Tapos after nung sabi, sana magkaroon kami ng movie. Tapos we're shooting a movie sa Sikihor
na out of the blue, bigla akong kumatok, lumabas ako ng kwarto ko, katabing kwarto ko lang si MC dun sa shooting po. Bigla akong kinatok, Kuya MC, may naisip akong storya na pwedeng maging pelikula natin. Tapos, sa pintuan lang. Sumigaw ako pagbukas. Ah! Kasi secure yun eh. Sasabi niya, kuya, si Chad lang to. Ah, okay. Akala mo kasi may nagparamdam. Akala, swa. Huwag na nga. Hindi, ito naman. So, sa pintuan pa lang, wala na upo-upo, diretso kwento. Tapos hindi namin namalayan, umiiyak kaming dalawa. Hindi ko may kwento kay Lassie that time kasi nasa kabilang building siya. Kasi hinihiwalay po yung nabubulok. Kasi hindi ko nabulok. Kabilang buhay. Pwede rin Tito Boy, kabilang buhay. So, from there, nung kinuwento ko sa kanya yung ano po, iyak siya ng iyak. Tapos sabi namin, try natin maging movie. Pero it took 2 years more para po maisakatuparan yun. Bakit? Kasi yung funding po, Tito Boy. Siyempre, okay. Tsaka hindi po basta-basta yung makakaharap ka ng mga tao magtitiwala sa iyo eh. Na kasi first time ko mag-direct. So how did that happen? I almost gave up directing po kasi nung sabi ko parang wala naman. Kasi nakailang pitching na po ako dati sa mga iba't ibang production na parang ay wala naman siguro. But si Direk Roman, isang beses, nagkita kami sa isang party, sabi niya, tuloy mo lang, huwag kang tumigil, pitch ng pitch hanggang sa may makuha. Kasi for a time, di ko na binalikan po yung concept eh. Ganda ng leksyon na yun ha. Pitch lang ng pitch. Mm-hmm. Subok lang ng subok. Kasi, you know, may nagsabi nga sa akin, success is really a stopover after a series of failures. Yes. That, may mag-oo yan eh. Somebody will say yes to your concept. Without having to spoil the story, what is it about? It's all about friendship and family. Ganda. Lala sa LGBTQ. Para sa ating lahat. Oo, kahit hindi kami magkaka... Dugo or... Magkakadugo. Para kaming pamilya. So, yung pelikula is now, what, distributed, co-produced by Viva? Distributed by Viva po. Oo, and that starts May 17. Nakaka-excite, totoo lang. So, saka nakakaba rin, Tito Boy. Parang ano po sa amin, Tito Boy, parang ano ba, parang make or break na... Hindi. Parang ganun. Okay lang. Let it be the beginning of something. If it works, salamat po. If it doesn't, it's a delayed blessing. Natutuwa po kami, Tito Boy, kasi dati winish lang namin, sana magka-concert ang Beks Battalion, ting! Nagkaroon po kami. Sana magka-pelikula ang Beks Battalion, ting! Meron po. Sana ma-interview ng Tito Boy, ting! Ayan, nandito na. It happens. Pero minsan kasi, hindi nasa schedule natin eh. He knows up there the right schedule. Ako pag halimbawa, hindi nag-work ang isang konsepto, hindi pa siguro. But it shouldn't stop you from pursuing another try. Kasi meron pa eh. Nang nag-uumpisa ako mag-host, I was counted out because, you know, many reasons. I was gay, hindi ako masyado kagandahan, waray ako at may accent. Lahat ang tao, laging may dahilan kung bakit hindi mo kaya. At ang nakakatakot, yun ang pinakikinggan natin. Minsan, ha? Oh, yes. More than what you have and what you can offer. Kaya parati na, gustong-gusto ko yung speech ni Michelle Yeoh sa Oscars, yung do not allow anyone to tell you that you're past your prime. Diba? Because at 60 plus, she won. Best actress. Hindi niya kilala si Michelle Yeoh. Uy, kilala ko yun. Sino? Kapitbahay namin. Si Michelle Yeoh, alam ko yun. Chinese, ano pelikula mo? Alam ko na ba? Ano pelikula? Ano mga pelikula niya? O bakit? Basta sabi ko sa inyo, alam ko naman. Hindi na laban nyo rin. Ayaw mo malaman nila. Guys, how did you get together? Paano kayo talaga? You were solo performers before. Mga kababayan, ako'y natutuwa po. And proud to introduce to you Sendwave, the fee-free remittance app for OFWs and kababayans living abroad. You know what you do? Use my promo code BOY to receive $10 free credit on your first transfer. Visit the link on the description for more info. Maraming salamat. Nagkakasama kami sa Punchline and Laughline Comedy Bars. So kami ni Lassy, noon pa magkasama na kami. Si Chad, siyang naging anak-anakan namin. Lalo na ako, kasi ako lagi madalas ako ang nagdi-direct tuwing anniversary ng Punchline and Laughline Comedy Bar. At siya ang lagi kong kinukuhang writer. Kasi napaka-brilliant ng mind nito, Tito Boy.
mapaglaro. Yung minsan hindi mo maiisip, pero maiisip niya, ibibigay niya. Kaya siya ang lagi kong writer. Tapos, yun nga, yung sa Miss Q&A, naging second runner-up ka ba? Naging second runner-up siya. Nag-vlog siya. Tapos nag-hit yung vlog niya. So, mga 2018. Tapos, ka-close niya ako dahil nga, alam niya, madaldal ako. Sabi niya sa akin, Kuya MC, mag-vlog ka. Sabi ko, hindi ko alam yung mundong yan. Tsaka, okay naman ako sa may taping ako, may shooting ako, may racket, tapos may comedy bar ako. Okay lang, okay na ako dyan, hindi ko alam yan. Siguro isang taon niya akong kinukulit. Sige na, sige na. Hanggang sabi ko, sige, pero sama natin si Lassy at kasama kita kung magva-vlog. Kasi wala akong alam eh. Hindi ko alam yung mundo ng YouTube, hindi ko alam yan. So sabi niya, sige. Tapos bilang sabi ko, anong pangalan natin? Bilang sabi lang niya, alam mo, yung Beks Battalion parang mainit ngayon. Mag-Beks Battalion tayo. Brilliant. Yeah. Beks Battalion. Tapos, paano tayo mag-i-intro? Ay, di ganito, Beks Battalion. Ganun na, bigla lang niya sinabi. Tapos sabi ko, sige, gawin namin. Siguro a month before pandemic, nag-release kami ng unang video. It was tapos, super trending. Nag-trending yun. Kasi kami ang kauna-unahan sa comedy bar na nag-YouTube. Oh. Yung comedy namin sa comedy bar na dala namin sa YouTube. Tapos yung nag-pandemic, yun na nawala ng trabaho yung mga kapatid namin. Lahat tayo. Lahat talaga. Kami naman, since nauna kami sa YouTube, tinuruan namin silang mag-YouTube. Para makatulong na rin sa kanila. Two months din tayo napatigil kasi ang tagal natin hindi nakita-kita. Oo, natakot tayo sa pandemic. Pero sa pera, paano kayo? Ay, may ruling kami na lahat paghahatian divided by 3. Kahit piso, paghahatian. Up to the last cent up po. To the, yes, kasi Tito Boy naniniwala kasi ako na kapag papiso-piso, pa 20-20, 500 pesos, yung ikaw lagi nag-aabono, magtatanim ka eh. Ako lang lagi nag-aabono. Makikwento mo sa iba hanggang makarating sa ano. Kaya sabi ko, lahat divided by Do you two. Have a common fund for... expenses, for example. Wala po kami, wala po kaming common fund, pero meron po kaming common bill. Yung bill, yes. Common bill talaga. Monthly bill. At walang sakitan yun. Walang maramdamin na, kailangan na yan. Kanina lang, dumadari po yung mga date. Hindi na po namin siya tinitext. Pero siya po, siya po kasi ang aming taga-singil. Para kanina lang, pabunta kami rito, bayaran na bukas ha. Kaya maganda na napapag-usapan ang pera. Oo, lahat. Yes. Tapos pag gusto mo man libre, sabihin mo, libre ko to ha. Pero pag hindi mo sinabing libre ko to, divided by 3 lang. Ganda. What was your biggest fight as a group? Individual in, as a group. Bukod sa mga tagyawat na. As a group, wala po. Pero yung isa-isa, halimbawa kami ni Kuya MC magkaaway, nag-away kami 3 days, hindi nagpansin. Bilak niya ako sa... Pero tampuhang ano yun? Oh, tampuhang pururot. Ito yung bumili siya ng ibang SIM? Ayaw! I read about it. Yun, Tito Boy. Ang nagkamali niya lang, hindi siya umuwi. Bumili siya ng SIM. Siya yung bumili ng SIM na iba. Bumili ako ng bagong SIM kasi binlock niya yung number ko. So, siyempre, hindi naman ako bobo na bibili ako. Siyempre, bibili akong bago kasi kung gusto mong gumawa ng paraan. Tama. Gagawa ka ng paraan if you wanna make amends, di ba? Right. So, I did that para maramdaman niya na hindi porque binlock niya ako, I cannot find a way to reach him. But you also realize that kahit anong mangyari, your love has to be always bigger for each other. Mm. Oh, yes. Diba? There is nothing na hindi niyo pwedeng pag-usapan. Opo. Lahat pwede. Sex. Yes! Yes! Boyfriend. Boyfriend. Pag niloloko na, lahat sa sarili. Pera. Yes. Lahat. Lahat po, Tito Boy. The good and the bad. Yes. Let's go to boyfriends. Paano kayo magkakaiba? Unang-una mas malaki magbigay. Hoy, malaki rin sila magbigay, Tito Boy. Hindi. Hoy, nagbigay ka ng bag. Kaya kasi nahulugan sa akin. Sige, sa'yo. Sige, naghulog na yun sa'yo. Hindi pa naman, pero nangako. O, nangako, ilang years na. 2 years, Tito Boy, ni 10% wala pa. Sa'kin po, nakahap na. Grabe sila, no? Ito naman, grabe rin magmahal to. Ito natin,
Nagpaburakay. Okay. Nagpaburakay Tito Boy ng buong kamag-anak ng mga lalaki. At dinaig pa ang team building ng BDO. 47 katao, Tito Boy. Kahit ang La Carmela sumuko, ho, hindi namin lahat malilibre yan. Yung sinakuin ticket, 13,888 ang isa. Sabi ko ba ako? Okay. Pero kami, hanggang tawanan lang. Pero kung anong gusto mong ibigay sa boyfriend mo, sige. Kasi, decision mo yan, pera mo yan. Ngayon, pag nawalan ka ng pera, trabaho na lang tayo uli. Anong preference mo? Kahit ano! No. Ibig sabihin, there are people who like them straight, may mga gusto nilang gays, gusto nila bi. Parang kayong bi kayo pareho. Kasi ako, okay naman ako sa straight and bi. Basta makita ko nila parang, ay, may spark, nakaramdam ako ng pagmamahal, okay sa akin yun. Huwag lang yung sobrang pag-girl, ha? Ano to? Sino sa atin? Parang ganon. Alright, I get that. Ikaw, ako, for the longest time, Tito Boy, straight talaga. Sa straight ko gusto. May ganon eh. Oh, straight tumanggap. Straight tumanggap. Yung manag- SAS! Ikwento mo yung sa elevator. Yung elevator. Ikwento mo kay Tito Boy yung elevator. Nag-birthday yung boyfriend ko. So, eh, waiter siya sa isang restaurant sa Greenbelt. So, pinuntahan ko. Tapos, kumain muna kami. Tapos namin kumain, hihatid niya ako sa elevator. Tapos, di, hihatid niya ako sa elevator. Siyempre, pagbukas ng elevator, ganyan. Ay, inabot ko muna. Bago ako pumasok ng elevator, inabot ko, happy birthday. Naka-envelope. Tapos, pasok na ako sa elevator. Siyempre, nilingon ka ulit, di ba? Kasi elevator, para harap ka ulit sa pinto. Right. Paglingon ko, wala na! Wala na kagad! Hinanap ko talaga, kaliwat kanan! Sabi ko, anong ginawa niyo? Siguro pagkatanggap ng pera. Okay! Promise! Chad, ikaw, pagdating sa love? Ang love language ko, of course, physical touch, tapos words of affirmation. Mahalaga po sa akin yung words of affirmation. Daily. Giving, of course, acts of service. Tapos ang preference ko ng Tito Boy, na hindi nila maintindihan, I love chubby guys. I don't go for straight. Okay. Gays, of course. Right. And sometimes, mas preferred ko, mas femme. Lassie, ikaw, describe yourself as a friend. Kumusta ka? Ako naman kasi is, ako yung isang tawag, pupunta ako. Tapos yung maasahan mo ko sa anumang pagagawa mo sa akin, ano bang gusto mo? Pasensyoso ka. Pasensyoso rin ako. Matiisin ako, Tito Boy. Opo. Ikaw. Matiisin ako. Hindi ko hayaang kumaliwa ang buhay ng kaibigan ko. Sasabihin ko kagad sa kanya, kahit mag-away kami. Opinionated ako. Sasabihin ko talaga. Chad, ikaw. I always give the tough love, Tito Boy. Ganda ng kombinasyon. Hindi pwedeng dahil kaibigan kita, hindi ko isusubo lahat sa'yo para matuto ka. I'll let you experience everything. Tapos pag nandyan na yan, sasamahan kita. And I will let you know kung ano naging mali, naging tama, kung paano ako makakatulong. Ikaw pinakamalambing sa atin. Ayun. Siya pinakamalambing. Ang dasal niyo sa Diyos. Ngayon. Gumanda po. Bukod sa gumanda ko, Kinis. Maawa ka. Yung katagyawat, maawa mo lang. Tanda na lang. Sabi niya, 47 na ako. Titigyawat pa ako pa rin. Gaano na katagal na dasal yan? Sinilang pinakalak pa ako. Sabi niya, sa kawakita, 47 oily pa. Diba, what is your prayer right now, aside from the tagyawat? Yung mas humaba pa ang aming mga buhay, bukod sa pamilya namin, mas marami pa kami mapasaya ng mga tao hanggat kaya namin. Ako, laging good health and humility. Laging dapat, Lord, pag nakakalimutan namin, ha, yung humility, ha. Kasi madaling, madaling maging mabait na tao. Gumawa ka lang ng kabutihan, mabait kang tao. Pero mahirap maging mabuting tao na habang nangyayari sa'yo, masama, nagiging mabait ka pa rin sa mga tao. That's right. Yun laging humility para talaga. Ano po, aside from good health na tsaka mahabang buhay, I'm always praying sa, never let this end. I mean, what we have right now, this family that we have created and na pinagsamahan, please Lord, sabi ko, never let this end. Huwag niyo po kami papabayaan. Baka namang 150 na tayo. Wala lang lahat. But, complete the statement. I always ask my guests this. I am Lassie and... I'm Lassie and I'm beautiful. I am MC and... I am good. I'm Chad and...
I am Beks Battalion. Ano ang inyong dasal para sa inyong pelikula? Naway, masuportahan talaga kami ng bongga dito at naway, magustuhan nila ang pinaghirapan natin. So, the title of the movie? Ang Beks Battalion ay may Beks Days of Our Lives na pelikula na naway, masuportahan po ng karamihan dahil ito yung kauna-unahan namin pelikula. Hmm. Ang gusto kong mangyari sa Beks Days of Our Lives is hindi lang suportahan ng mga LGBTQ nating kapatid, pero suportahan ng lahat ng nalulungkot para mapangiti namin kayo kahit sa sandaling oras. Aside po na maging super successful yung movie, I want to get the message across that you can find family no matter where you are or kung sino man ang kasama mo, that you are not alone. And you can find your family in, alam mo yan, sa ibang tao or even a hopeless place. You can find it there. Beks Battalion's Beks Days of Our Lives is the beginning of the best days of your lives. Maraming salamat. God bless you and may you prosper. Thank you so much. Thank you, Tito Boy. Sa mundong puno ng galit. Never ko kamukha si John Lapus. Ano ba kayo? Misteryo. Ikaw! Meron kang mabigat na sekreto na tinatago. Kagandahan. Ako po. Ang pangit mo! This summer, ang pinaka-epic na major motion picture sa balat ng lupa. Eto, good item to. Ang hahakot ng major awards ay parating na Beks Days of Our Lives, directed by Chad Kinis. Showing this May 17, 2023 in cinemas nationwide. Hi people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.